everyone. Again, this is Pastor Hope Sudusta welcoming you to another episode of the Pastor's Podcast of the NWBDC TV. At nandito na tayo sa ikawalong fundamental truth na ang title ay Initial Evidence of Holy Spirit Baptism. So yan ang topic natin ngayong time. At the initial evidence of the Holy Spirit baptism, yan ang title ng ating topic. So ang ating statement sa Assemblies of God ay the baptism of believers in the Holy Spirit is witnessed by the initial physical sign of speaking with other tongues as the Spirit of God gives them utterance. At makikita yan sa Acts chapter 2 verse 4. At meron pang sinasabi na may mention sa Bible na speaking in tongues, which is the spiritual gift. At ito ay na-mention sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 10 at 12:28 na pag-uusapan din natin mamaya, dahil nagiging confusing ito sa iba, dahil meron nga na-mention doon na speaking in tongues na parang iba doon sa baptism in the Holy Spirit na evidence, na initial evidence na speaking in tongues, at iba nga. So tingnan natin. So yan ha, yan ang ating mga scriptures mamaya babasahin natin. Pero what we will deal with this time is itong initial physical sign of speaking with other tongues as the Spirit gives utterance na evidence ng pagkabaptize sa Holy Spirit. Yan ang ating stand, dahil makikita natin sa scriptures na ganyan ang sinasabi. So sa Acts chapter 2 verse 14 to 18, ito yung time na first time na nabaptize sa Holy Spirit ang mga believers. Ito ang record. At si Peter ay sinasabi dito, Peter stood up with the other 11 apostles. He spoke loudly so that all the people could hear. He said, "My Jewish brothers and all of you who live in Jerusalem, listen to me. I will tell you something you need to know. Listen carefully. These men are not drunk as you think. It's only 9 o'clock in the morning. But Joel, the prophet, wrote about what you see happening here today." Take note of that. That is important. Joel, the prophet, wrote about what you see happening here today. Sabi ni Apostle Peter. This is what he wrote. God says, "In the last days, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will have special dreams. In those days, I will pour out my spirit on all, on my servants, men and women, and they will prophesy." Yan ang kinote ni Apostle Peter from the book of Joel. At makikita natin yan sa Joel chapter 2 verse 28 and 29. At babasahin ko sa inyo, Joel 2 verses 28-29, sabi ni Joel, "After this, I will pour out my spirit on all kinds of people. Your sons and daughters will prophesy, your old men will have dreams, and your young men will see visions. In those days, I will pour out my spirit even on servants, both men and women." Sabi ni Joel. So, ano ang connection doon sa explanation ni Apostle Peter doon sa Acts chapter 2? So, ipagpatuloy natin.
ganito kasi ang nakalagay sa verse 1 ng chapter 2 ng Acts. Acts chapter 2 verse 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place, meaning the believers. And lahat yung mga apostles. Suddenly, a noise came from heaven. It sounded like a strong wind blowing. This noise filled the whole house where they were sitting. They saw something that looked like flames of fire. The flames were separated and stood over each person there. They were all filled with the Holy Spirit. Verse 4. They were all filled with the Holy Spirit and they began to speak different languages. The Holy Spirit was giving them the power to do this. So, yan. Sa verse 5, there were some godly Jews in Jerusalem at this time. They were from every country in the world. A large crowd came together because they heard the noise. They were surprised because as the apostles were speaking, everyone heard them in their own language. Oh, itong mga Jews na galing sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga provinces, mga malalayong lugar, iba na yung mga languages nila. So, they were there attending this feast of the Pentecost sa Jerusalem. At pagkatapos ay sabi nila, bakit ang mga taong ito, taga dito lang naman to sila, bakit natuto silang magsalita ng mga language natin? Yan ang sinabi nila dito sa Acts chapter 2 verse 7 hanggang verse 12. O ganito, they were all amazed at this. They did not understand how the apostles could do this. They said, look, these men we hear speaking are all from Galilee, but we hear them in our own languages. How is this possible? We are from all these different places, Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, the areas of Libya, near the city of Cyrene, Rome, Crete, and Arabia. Some of us were born Jews, and others have changed their religion to worship God like Jews. We are from different countries, but we can hear these men in our own languages. We can all understand the great things they are saying about God. Yan. So, the people were all amazed and confused. They asked each other, what is happening? But others were laughing at the apostles, saying, these were drunk from too much wine. Yan ang ano nila, conclusion nila. These men were drunk. Sabi ni Apostle Peter, no, hindi kami drunk. Diba, sabi niya doon sa Acts chapter 2 verse 14. Peter said with the apostles, he spoke so loudly that all the people could hear. My Jewish brothers and all who live in Jerusalem, listen to me while I tell you something you need to know. Listen carefully. These men are not drunk as you think. It's only 9 o'clock in the morning, but Joel the prophet wrote about what you see happening here today. This is what he wrote. Yan. At yun ay baptism in the Holy Spirit ang nangyaring yun. So they were baptized in the Holy Spirit with the initial physical sign of speaking in other languages. O word na ginamit ay sa King James ay speaking in tongues. At ang tongue na yan ay ibig sabihin niyan ay language. Sa Greek na word ng tongues ay glossa. Diyan natin kinuha yung word natin na glossary. Okay? So, speaking in different languages, in a different language that they did not learn. And so, yan ang isa sa mga account
na nag-udyok sa atin ang Assemblies of God na magtatag ng isang belief na ang initial physical sign ng pagkabaptize sa Holy Spirit ay speaking in other language that you have not learned. Oh, the ability to speak in another language, to praise God, to worship God. Ito ay na-record pa sa ibang mga instances. At yan ang nagpapatunay na ganyan talaga ang nangyayari. Pag mabaptize sa Holy Spirit ang isang tao, ang initial, ang first evidence na makikita mo ay they speak in another language. Ito, sa Acts chapter 10, verse 44 to 47, while Peter was still speaking these words, dito ay sa mga ano ito, sa mga Gentiles ito na nangyari sa family ni Cornelius. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came down upon all those who were listening to his speech. The Jewish believers who came with Peter were amazed that the Holy Spirit had been poured out as a gift also to people who were not Jews. So yung mga Gentiles at yung mga Jews ay pareho lang yung evidence na makikita kung mabaptize sa Holy Spirit ang tao, Jew ka man o Gentile ka man. Dahil ito sinabi dito ng Acts chapter 10, they heard them speaking different languages and praising God. Ito ay mga Gentiles to. Oh. So, sabi ni Peter, pagkatapos na nabaptize sa Holy Spirit yung mga Gentiles, at yun ang narinig nila, they also speak in different languages. And Peter said, how can anyone object to these people being baptized in water? They received the Holy Spirit the same as we did, sabi ni Apostle Peter. They received the Holy Spirit the same as we did. Kung sila na mga Jews ay natanggap nila ang banal na Espiritu, nabaptize sila sa banal na Espiritu, at ang evidence, ang initial evidence ay yung pagkaroon ng ability na magsalita sa ibang language, ay ganun din ang nangyari sa mga Gentiles. Sabi nga ni Apostle Peter, they have received the Holy Spirit the same as we did. Okay? At yan din, sa Acts chapter 19, verse 6, si Paul, sa isang missionary journey niya, Paul laid his hands on them, itong mga disciples na sabi nila hindi kami nakarinig pa ng mga gift of the Holy Spirit na yan. At when Paul laid his hands on them and the Holy Spirit came on them, they began speaking different languages and prophesying. Yan ay makikita natin sa Acts chapter 19 na. So ganun pa rin. Oh, sa time na ni Paul, si Paul nang nagmi-minister sa kanila, and when the Holy Spirit came on them, they began speaking different languages and prophesying, sabi ng Bible. So yan ang mga ilang mga verses, mga scriptures na nagpapatunay na ang initial evidence ng pagkabaptize sa Holy Spirit ay ang pag-speak in other language. Yan. Of course, meron pang ibang evidence. Ang evidence ng transformed life, but that is not the initial evidence. Ang initial evidence ay yung the ability to speak in another language. Oh. So, punta tayo sa isa pang account na na-mention yung speaking in tongues. Pero hindi ito yung sa baptism in the Holy Spirit, kundi ito ay spiritual gift
na na-mention ni Apostle Peter, na Apostle John, Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 verse 4. Sabi ni Apostle Paul, there are different spiritual gifts. Yan, spiritual gift na ito. There are different spiritual gifts but the same Spirit give them. Okay? Sa verse 8, the Spirit gives one person the ability to speak with wisdom, and the same Spirit gives another person the ability to speak with knowledge. The same Spirit gives faith to one person, and to another He gives the gifts of healing. The Spirit gives to one person the power to do miracles, another the ability to prophesy, and to another the ability to judge what is from the Spirit and what is not. The Spirit gives one person the ability to speak in different languages. Yan. Na-mention ni Apostle Paul yang to speak in different languages. And to another, the ability to interpret those languages. Itong na-mention ni Apostle Paul na the Spirit gives one person the ability to speak in different languages, hindi ito yung initial evidence ng pagkabaptize sa Holy Spirit. Ito ay spiritual gift na in operation. Spiritual gift na speaking in different languages na dapat ay ini-interpret. Dito may sa next na line ay sabi ni Apostle Paul, to speak in different languages and to another the ability to interpret those languages. So, sa ibang account, makikita natin na minention ni Apostle Paul na kung nag-ooperate as spiritual gift, ang ability to speak in different kind of languages dapat ay coupled yan ng gift na din to interpret those languages. Dahil kung hindi ma-interpret, hindi magiging blessing sa ibang nakarinig yung gift na yon, dahil sa ibang language yon. Kailangan merong mag-interpret nun. So, hindi natin uusapan niya ng matagal. Ang ating ano lang ngayon, ang ating gustong ibigay sa inyo ay mayroong na-mention sa scripture na ibang klaseng pagsalita sa ibang language. At yan ay spiritual gift na binibigay ng banal na Espiritu sa iba't ibang mga tao. And I tell you, dahil dito, na-confuse yung ibang mga tao. Dahil sabi dito kasi ni Apostle Paul sa verse 29, not all are apostles, not all are prophets, not all are teachers, not all do miracles, not all have gifts of healing, not all speak in different kinds of languages, sabi ni Apostle Paul. Not all interpret those languages. So sabi ng iba, sabi ng Bible, not all speak in different kinds of languages. Kaya sabi nila, hindi lahat ay nabaptize sa Holy Spirit ay makaspeak in different languages. Hindi. Hindi yan ang ibig sabihin ni Apostle Paul. Ang sinasabi niya kasi dito ay spiritual gifts. Spiritual gifts. Yun nga, minention niya lahat. The gift of healing, gift of power to do miracles, gift the ability to prophesy, the ability to judge what is from the Spirit and what is not, the gift of speaking in different languages and to interpret. So, yan, at kung if we follow the argument of Apostle Paul, we will see that that is what he's talking about. In verse 29, sabi niya, not all are apostles. That is a gift also. Not all are prophets.
Oh. Not all are teachers. Not all do miracles. Not all have gifts of healing. Oh, that is a gift. Oh, gift of healing ay. Not all speak in different kinds of languages. Ang ibig sabihin ni Apostle Paul, itong gift ay hindi lahat ay mayroong ganitong gift. Pero sa baptism in the Holy Spirit, ang initial evidence talaga ng pagkabaptize ng Holy Spirit, Jew ka man o Gentile ka man, ay the ability to speak in different languages. Okay? You may not be able to be given this gift, the spiritual gift of speaking in different languages, but you have that ability to speak in different languages as your heavenly language na nakuha mo nung mabaptize ka sa Holy Spirit. Amen? So, hindi yan spiritual gift. Gift ng Holy Spirit sa iyo yan upang magamit mo sa prayer life mo, sa worship life mo, sa buong buhay mo as a believer. Oh. Okay. At pero itong mga spiritual gift ay para ito sa pag pagminister sa church. So ito na sinasabi ni Apostle Paul sa chapter 12 ay hindi lahat ay may ganyan. Okay, nakuha ninyo ang pagkaiba? So my prayer is that kung meron mang mga confusion sa pag-iisip nyo, bakit nga not all speak in different kinds of languages sabi dyan sa Bible, nagre-refer yan sa gifts, sa spiritual gifts sa na binibigay ng banal na espiritu sa mga iba't ibang mga tao sa church. Hindi yan nagre-refer doon sa initial evidence ng pagkabaptize sa Holy Spirit. So praise God. At it is, as I said, it is my prayer that kung merong mga confusion sa pag-iisip nyo patungkol dyan sa na-mention sa Bible na not all speak in different kinds of languages, ang prayer ko na makatutulong sa inyo itong ating lesson ngayon. Hallelujah. Praise God. At patuloy nating i-desire, kung hindi pa tayo na-baptize sa Holy Spirit, i-desire natin ang pagka-baptize na sa Holy Spirit because that is a gift at gusto ng Diyos na matanggap natin ang gift na yan to enhance our life as believers at yung worship natin sa Panginoon at lahat ng area ng ating buhay ay ma-enhance dahil sa spirit, sa work of the Holy Spirit through the baptism in the Holy Spirit. So, i-desire natin yan. Hallelujah. Hanap tayo ng mga ministers na makatulong sa atin upang mabaptize tayo sa Holy Spirit. And Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen.